Kumusta mga kapalikpik? Isa na naman pong panibagong vlog para sa Backyard Water World. At yon, magbibigay na naman tayo ng mga tips at konting kaalaman na i-share natin sa inyo tungkol sa pag-iisda. So yon, nung mga nakaraan na vlog natin, so nagpakita tayo ng mga pag-breed ng mga iba't ibang klaseng isda. So ngayon, yun ulit yung i-share natin para sunod-sunod nga yung ating mga pag-share ng mga kung paano tayo mag-breed ng isda dito sa backyard. Ayun, yung ipapakita ko nga pala ngayon sa inyo ay yung pag-breed namin dito ng tricolor swordtail. Ayan. So, syempre medyo simple lang to para sa mga dati nang nanonood dito. So, nakikita nyo na yung mga ibang ginagawa natin. Pero sa mga bago dyan, yun, syempre, bibigay tayo ng mga tips pa rin para sa pag-breed ng isda. Ayan, so, pero bago nga pala yun, kung bago lang kayo sa aming channel at hindi pa kayo nakasubscribe, ayan, subscribe na kayo at syempre, like nyo na rin tong video na to kapag nagustuhan nyo at click the bell icon para lagi kayong nanonotify tuwing may bago tayong video. At syempre, like nyo na rin ang ating FB page, Backyard Water Shop. Medyo mailap kasi to. So ito mga kapalikpik yung ating ano breeder. Pakita ko lang sa inyo kung gaano talaga siya kalaki. Ayan siya. Ayan, medyo ito buntis to. Ang laki talaga niya. Ito yung isa pa. Ito yung male natin. Ang laki niya. So, ayan. Release na ulit natin para hindi naman sila ma-stress. So, mga kapalikpik, ito na nga yung ginagawa natin dito sa backyard tuwing umaga. Ayan, chine-check natin yung ating mga isda kung may bagong fry. Ayan nga, at meron na nga tayong nakitang mga fry, kaya hinuhuli na natin sila isa-isa. Para naman hindi ma-stress yung mga isda natin, kapag may nakita lang tayo na nakalutang sa gilid-gilid, karaniwan kasi yung mga fry, hindi sila masyadong lumalalim, kaya nandiyan sila sa mga ibabaw sa gilid-gilid. Nagtatago sila dyan sa mga floating plants natin. So yun, unti-unti natin silang hina-harvest para nga mas mapakain natin sila ng maigi, dahil para hindi nga sila maagawan ng mga breeder natin o yung malalaki na natin na mga isda. Lilipat natin sila sa ating grow-out tank. At eto na nga yung mga na-harvest natin na mga fry. Ayan, ina-acclimate lang muna natin saglit para mailagay na dito sa ating pinaglalagyan ng mga fry. So, medyo marami-rami na rin laman tong ating ref tub dahil ilang araw na rin tayong nag-harvest. Ayan, bumalik tayo doon sa pinagkukunan natin ng mga fry. At yun nga, medyo marami-rami pa rin, kaya kinuha pa rin natin yung iba para naman matutukan natin yung paglaki nila at hindi sila maagawan ng pagkain ng mga breeder. Ayan, kasi meron ng iba na medyo malaki na talaga. Hindi natin nahuhuli lahat sa dami nga din na ginagawa natin. Tsaka minsan, talagang napapagtaguan tayo nitong mga fry na to eh. Marami kasing mga plants dito dahil nga para nakakapagtago rin sila sa mga breeder para hindi sila makain. So, ayan, kinukuha na natin yung mga nakikita pa nating mga fry at medyo mas malaki na rin ang mga fry pa para mas makakain nga sila ng maigi. Lilipat natin doon sa pinaglalagyan natin na grow out tub.
eto na nga mga kapalikpik, yan. Andito rin yung iba pa natin mga ginogrow out na mga isda. So, ito yung area kung saan tayo naggo-grow out. Ayan. So, ito na yung mga nakuha natin kanina ulit. Medyo mas malalaki na sila dun sa mga, kesa dun sa naunang fry na kinuha natin. Ayan, ito yung mga naiwan dun na mga nakapagtago. Pero, ayan, nakuha na natin. Dahil nga magpapakain na tayo mamaya ng live foods. So, ito yung pinapakain natin sa mga fry, mga kapalikpik. Ang tawag dito ay daphnia. So, kung wala tayong BBS, pwede yan daphnia para sa mga fry natin. Sobrang ganda nito para sa mga fry. Yan mga kapalikpik. So, araw-araw, usually, ang ginagawa natin una sa umaga is pakakainin muna natin yung mga isda. Ayan, pagising natin, yun na yung una natin ginagawa bago pa tayo magkape o mag-almusal sa umaga. Nauna na mag-almusal yung mga isda natin. Ayan, syempre, kailangan sa pag-breed talaga ng isda is dedicated tayo. Ayan, isa sa pinaka magandang tips na maibibigay ko sa inyo is bukod dun sa oras at saka yung tiyaga natin sa pag-aalaga is yun nga, yung dedication. Siyempre, kapag dedicated ka dun sa ginagawa mo, nandun yung hindi ka tatama rin, siyempre, dahil gusto mo nga yung ginagawa mo. Hindi ka gaya, minsan kasi yung iba sa umpisa, maganda, okay sila, masipag magpakain, pero pagdating na sa huli, nagsasawa na sila or tinatamad na sila. Pero siyempre, dito sa backyard, yung puso natin is dedikado talaga sa pag-breed ng isda. So, ito talaga yung gusto natin ginagawa. So, yon. At isa pang tip na maibibigay ko sa ating mga kapalikpik dyan is dapat disiplinado rin tayo. Yun nga. So, bukod sa dedicated tayo, is disiplinado din dapat tayo. So, ibig sabihin, kung disiplinado kasi tayo, kahit na anong gawin natin is kailangan nandun sa schedule natin yung pagpapakain ng isda at saka pag-check kung okay ba yung mga isda natin, pati yung mga tubig na pinagbibrida natin. Syempre, kailangan lagi natin yung tinitignan. So, kahit na part-time lang yung pag-aalaga natin ng isda, kung tayo disiplinado, bibigyan talaga natin ng oras yung pag-aalaga natin sa isda natin. So, ito yung mga naging keto success yon. Kumbaga, kung bakit nga ba successful yung pag-breed natin dito sa backyard. So, bukod dun sa mga binibigay naming tips kung paano pakainin at paano alagaan yung mga isda natin is kailangan din syempre nasa puso talaga natin yung ginagawa natin. Ayan. Tapos, yon. So, pinakita ko sa inyo kanina yung mga hina-harvest natin no, na mga isda. So, yun yung tricolor short tape pa lang. Pero di ba nakita nyo nga doon sa mga nakaraan nating video na napakadami talaga ng isda na binibreed natin dito. So yun, kung gusto nyo nga palang mag-avail, pwede rin po kayo magpunta dito sa atin sa Backyard Water Shop. At pwede kayong mag-message sa ating FB page. Backyard Water Shop pa rin po yung ating page natin. Or mag-comment kayo dito sa video na to kung may gusto po kayong mga itanong at idagdag sa pag-preprint namin. Dahil yun nga pala, ang lagi namin sinasabi, yung mga sinashare namin dito sa ating vlog ay yun po yung way ng pag-breed namin dito or pagpapadami ng isda namin dito, yun po yung sinashare namin. Yun po yung mga personal experiences namin. At hindi po ito yung hula-hula lang, no? So, yung iba kasi may nakita lang, napanood, nabasa, ginaya, sinabi sa iba. Pero yung dito po kasi sa amin is naranasan namin or yun talaga yung ginagawa namin. So, kung may mali po sa ginagawa namin, pwede rin po kayong mag-comment or mag-suggest sa amin na dapat ganito. Yan, open po tayo sa mga ganyang bagay. So, yan, comment lang po kayo dito sa video na to. Yan, kung may mga gusto pa po kayo malaman tungkol sa pag-breed, ayan, pwede po natin yan pag-usapan. Or kung gusto nyo naman pong gawing negosyo, itong ating pag-breed ng isda at saka mga pagpapropagate nga pala ng mga aquatic plants. Yan, meron din po tayong mga aquatic plants dito. So, nung mga nakaraang vlog natin, pinakita natin yung mga aquatic plants na
meron tayo dito. So, ayan, lagi lang po kayong manood dito sa ating channel para makita nyo po lahat po na ating mga available dito sa backyard. Yun. So, dito nga pala nakalagay mga kapalikpik yung ating mga nahaharvest na fry ng ating tricolor swordtail. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Ayan, medyo matalon talaga sila. Ayan, nakita nyo naman, napakaganda ng kulay. Napaka-prolific ng mga kulay nila, no? So, dito natin nilalagay yung mga fry para natututukan natin yung pagkain nila. Katulad nga nung kanina, nagbigay tayo ng duff niya. Siyempre, kung magbibigay tayo ng live foods dun sa kung saan tayo nagbibreed kasama ng mga breeder nila, madalas naaagawan sila ng pagkain. So, kung nandito sila na nakabukod na yung mga fry, ayan, mas lumalaki sila ng maayos. Yan mga kapalikpik, yung pinakita ko sa inyo yung mga fry na nai-separate na natin dun sa breeder para nga mas matutukan natin yung pagpapakain sa kanila at hindi sila maagawan nung mga mas malalaki na sa kanila o nung mga breeder nga natin. Siyempre, mas mauunang kumain yung mga breeder natin. At minsan, hindi rin natin maiiwasan. Dahil nga sa laki ng breeders natin, minsan yung ibang fry nakakain. So, kailangan talaga is ihiwalay natin sila para mas matutukan natin yung paglaki ng ating mga fry dito. So, ganun usually yung mga ginagawa natin sa binibreed natin na mga isda. Yun nga pala mga kapalikpik. Ayan, may good news kami sa inyo. Dahil nga pala sa ganda ng pagtangkilik ninyo sa amin dito sa Backyard Water Shop at ganun din sa ating YouTube channel. Sa ganda ng pinapakita nyo sa amin dito na pagsuporta. Yun, mag-share tayo ng ating konting blessings dahil nga maganda naman po yung rate ng ating YouTube channel at saka po medyo maganda rin ang ating pag-breed kaya yun, mag-share nga tayo. Kagaya nung nasabi ko, bibigay po tayo sa ating mga solid na kapalikpik dyan. Ayan. Yun, ang gagawin nyo lang po ay mag-comment lang po kayo dito at syempre, i-share nyo rin po yung ating video. Pero syempre, dapat nakasubscribe kayo. Ayan. At saka nakalike rin kayo dun sa ating FB page. Ayan, magbibigay tayo sa isa nating, hindi lang pala isa, no? Sa ating mga masuswerteng solid na kapalikpik. So, yung nakaraan natin na vlog na medyo nagustuhan ng ating mga kapalikpik at nauuso nga ngayon, yun yung ating mga balloon mollies, no? Meron tayo dito ipamimigay na BKBM or yung Black King balloon mollies. At meron din nga pala tayong 24K cheetah. Yan, inaabangan ng lahat nga pala. Yun. Dahil nga medyo maganda yung takbo ng ating pag-iisda. Ayan. Kagaya po nung nakagawian natin nung mga nakaraan na nagpapamigay tayo, no? Nagbibigay tayo ng simpleng paglilibangan lang naman or pag-i-start na rin ng business para sa iba pag nagustuhan nila na maganda pala na mag-breed ng isda. So, yan. Nag-share tayo ng blessings din natin. At syempre yung kaalaman dahil lagi natin sinasabi dito sa backyard, yan, kaalaman ang puhunan. Yun. Yun ang ma-share namin sa inyo at syempre pwede rin makatulong sa inyo kung gusto nyo nga mag-umpisa ng ganitong klaseng hanap buhay. Yan. Yan muli po mga kapalikpik, maraming salamat sa inyong suporta. Ayan, huwag nyo pong kakalimutan na i-share to para makita na rin ng iba pa nating mga kapalikpik. Ayan, so sana patuloy po ang suporta ninyo. Yun, huwag nyo pong kalimutan na mag-comment. Ha? Comment nyo lang po hashtag kapalikpik at saka kung saan yung lugar ninyo. Ayan, sa mga nagpapa-shoutout, ayan. Shoutout po tayo next, ano natin, next vlog natin. Tsaka yung bibigyan natin na swerteng solid na kapalikpik natin. Ayan, sa next vlog natin, papakita natin sa inyo. Mamimili tayo. Yun, maraming salamat.